Binigyan ng arrival of honor si Lieutenant General Ernesto C. Torres Jr. Philippine Army sa kanyang pagbisita dito sa 10th Infantry Agla Division. Narito ang report. Binigyan ng arrival of honor si dating King Aguila na ngayon commander ng Northern Luzon Command, Lieutenant General Ernesto C. Torres Jr. Philippine Army, ika-11 ng Pebrero sa Camp General Manuel Tian Sr. Mawab, Davao de Oro. Mainit siyang sinalubong ni Acting 10ID Commander Brigadier General Alan D. Hambala. Sa kanyang talumpati sa isinagawang talk to troops, inalala naman ni Lieutenant General Torres Jr. ang kanyang military career mula ng madestino sa 10th Infantry Division. I started my stint here in 2017 as a colonel, designated as the brigade commander of 10-03 Brigade. Fast forward, after 5 years, I didn't really expect that I would be getting my 3-star here. So needless to say, I owe a lot to 10th Infantry Division, my gradual designation to higher post in the Armed Forces of the Philippines. Pinasalamatan din niya ang lahat ng Aguila Troopers sa kanilang taus-pusong pagganap ng kani-kanyang responsibilidad na nagresulta sa pagkamit ng Aguila Division ng tagumpay sa patuloy na counter-insurgency efforts ng kasundaluhan, partikular sa nasasakupan ng 10ID. Maraming salamat, Alan, for taking care of the division for the past 25 years. It just kept on soaring higher. It's not me, no? It's not us, no? It is the individual contribution of each Aguila Troopers. That's why we just kept on winning battles, attaining victories, and accomplishing our respective mission. Nag-courtesy exit call din si Lieutenant General Torres Jr. sa mga stakeholders at local chief executives na naging kasangga ng 10ID sa mga livelihood services para sa mamamayan at maging sa mga nagbalik loob sa gobyerno ng mga former rebels. Kabilang sa kanyang pinuntahan ang Davao de Oro, Davao del Norte, Davao Occidental at North Cotabato. Again, it is not easy. 6 na guerrilla fronts. Bari tatlo na lang actually. Technically, tatlo na lang na guerrilla fronts at saka isang SRGU ang kinoconfront natin. But still, not easy. It is difficult. But with the talents and the heart and mind of the members of the Aguila Division, we can achieve that mission. And with me, as a grateful officer here, a 3-star general, no, I owe it to each and every one of you. Even if I would not be physically around in the coming days, in the coming months and years, no, I would always be committed to the values, to the experiences, and to the aspirations of the 10th Infantry Division. Inaasahan ni Lieutenant General Torres Jr. na ipagpapatuloy ng susunod na King Aguila ang mga best practices ng 10ID para tuluyang makamit ang insurgency-free status, particular sa Eastern Mindanao.